9. Manong para po sa tabi. Medyo mataas na ang tinig ni Giselle nang makita ang kanto ng kanilang bahay. Agad na bumaling kay Zack. Dito na ako. See you tomorrow. Saan dito? Pero pagbaba ay sumunod din si Zack. Dito ka rin? Maang nabaling nito, makababa sila. Ngumiti si Zack. Oo, pero doon pa, turo sa kabilang kanto. Ganun ba? Bakit bumaba ka na dito? Agad na tanong ni Giselle. I want to... Sabi ko, ihahatid na kita. Maglalakad na lang ako pa uwi. Malapit lang naman. Agap na turan. Muntik pa siyang mahuli sa sariling dila. Okay lang ako, giit naman ni Giselle. Kaya ko pa naman ang sarili ko. Dagdag pa. Nandito na eh, giit niya rito. Nakitang napangiti si Giselle. Natutuwa siya tuwing nakikita itong nakangiti. O siya, mapilit ka eh. Anito at nagpatiuna na kaya sumunod siya rito. Pero mga 10 hakbang pa lamang sila papasok sa eskinita ay napatigil ito. Bakit? Untag rito. Si Randy. Anito. Pagtaas ng tingin ni Zack ay nakita niya ang lalaking nakatayo sa tabi ng motorbike nito sa harap ng isang maliit na bahay. Batid niyang iyon ang bahay ni na Giselle. Anong ginagawa mo rito? Matigas na tura ni Giselle sa lalaki. Gusto kitang makausap. Formal na tinig ng lalaki at napangitingin kay Zack. Pinag-aralan ni Zack ang lalaking nasa harap. Tama si Mang Doming, mayabang ito. Tapos na tayo at hindi ko gusto makipag-usap sa isang manlulukong katulad mo, gigil ni Giselle. Bakit Giselle? Dahil ba sa lalaking ito? Baling ni Randy kay Zack. Huwag mo siyang idamay, Randy. Ikaw ang sumira sa relasyong meron tayo. Akala mo ba ay nakalimutan ko na ang lahat ng masasakit na salitang sinabi mo sa akin? Umalis ka na. Nagpupuyos sa galit na turan. Naalala lang kasi ang mga salitang halos hindi niya malunok na pinagsasabi nito sa kanya. Please Giselle, mag-usap tayo. Hawak nito kay Giselle na hindi magpagtimpi si Zack at humarang na sa lalaki. Pare, ayaw na sa'yo eh. At ikaw naman pala ang nanloko. Bakit para kang asong ulol na hahabol-habol? Sabad dito. Abat, tarantado ka naman pala eh. Anito na akmang susuntukin siya nito. Anong kaguluhan ito? Ang dumadagong-tong tinig ng ama ni Giselle na papalabas ng bahay ng mga ito. Zaki, umuwi ka na. Mag-usap na lang tayo sa work, okay? Wika ni Giselle. Pero angal pa niya. Please Zaki, pagod ako. Bukas na tayo mag-usap. Ikaw naman Randy, umalis ka na. Wala ka nang babalikan pa. Inis na turan at nagmamadaling pumasok na sa loob. Nagkatinginan sila ng lalaki. Nakitang tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Kung wala lang siyang pinag-aralan, ikanina pabasag ang bungo ng lalaking kaharap. Dahil kung makatingin ay kung sino kay tataas. Ano, magtitigan ba lang kayo? Magsiuwi na kayo at huwag kayong gagawa ng gulo rito ha? Ang sigaw ng ama ni Giselle. Saka pumasok na rin. Lumapit si Randy sa kanya. May gusto ka sa girlfriend ko? Huwag mo nang ituloy. Banta nito. Talagang sinasagad ng lalaking ito ang pasensya niya. Ex mo na, niloko mo. Sambit rito. Anong sinabi mo? Anito sabay ang amba nito ng kamao sa kanya. Do it man, and I'll see you in court. Saad na hindi na itago kung sino siya. Tila naman nahintakutan ito at binaba ang kamao nito. Maswerte ka kasi nandito tayo. Pero kapag nagkataon, hindi kita sasantuhin. Banta pa rito. Ngumisi na lamang si Zack. Hindi ang klase ni Randy ang taong nagbabanta sa kanya tulad niyang kayang-kaya paikutin ng mundo sa pamamagitan ng kanyang salapi.
Mabilis na sumaka ito sa motor nito at pinaharurot iyon. Bumalik na rin siya sa kantong pinanggalingan upang pumara ng taxi pabalik sa hotel. Nang sumilip si Giselle ay nakitang nilapitan ni Randy si Saki at inambahan ito ng suntok. Akala niya ay nilalabanan si Saki pero kalmado ito at hindi alam kung ano ang sinabi at tila nabahag ang buntot ni Randy. Kahit papano ay nakahinga ng maluwag si Giselle. "Oh anak, sino naman ang sinisilip-silip mo dyan?" "Huwag mong sabihing makipagbalikan ka sa lalaking iyon," saad ng ina. Noon pa man ay ayaw nito kay Randy dahil mabigat daw ang loob dito. "Hindi po inay, aniyari ito. Mabuti naman dahil ayoko ng manugang na mapang mata," saad nito. "Kaya ikaw Alaysa, pagbutihin mo ang pag-aaral mo dahil nagsakripisyo na ang ate mo, makapag-aral ka lamang at hindi ka mamamatahin ng iba," baling ng ina sa kanyang bunsong anak. "Opo inay," sagot naman ito. "Ate, may 100 ka ba dyan? May project kasi kami at kailangan ko ng 50 para sa gagawin naming presentation." Anito. Tila nanlambot ang tuhod nang marinig ang sinabi ng kapatid. Walang-wala na siya ngayon. Ang tanging pera na lamang ay ang sukli ng kanyang 50 pesos kanina. "Hindi ako nakapag-part-time kanina eh," aniya. "Ikaw inay, wala na bang natira sa binigay kong 400 kahapon?" tanong sa ina. Bumuntong hininga ang ina. "Binili ko ng 3 kilong bigas at 2 sardinas at noodles. Tapos, binigay ko sa itay mo ang 50 para may pamasahi upang maghanap ng trabaho. At kay Alaysa, wala na anak," saad ng ina. Sa susunod na araw pa siya sa sahod. Hindi alam kung iiyak ba o hindi sa hirap ng buhay nila. "Diyos ko," aniya sa isipan. "Pakainin ko muna kaya ang anak mo, Mercedes. Jack, gutom na iyan," sabad ng ama sa noon ay nanonood sa maliit na TV sa maliit nilang sala. "Okay na po ako, Nay. Kumain na po ako," aniya rito kahit hindi pa. Nawala na siya ng ganang kumain dahil sa bigat ng problema niya. Binitbit ang bag at pagbagsak itong inilapag sa kama nilang magkapatid. Halos lumabas ang laman noon at saka nagbihis. Nang pagbalik sa kama kung saan binagsak ang gamit at tila na malikmata siya, kinusot-kusot ang mata at nakita ang nakatuping 500. Hindi alam kung dinadaya ng paningin dahil sa kailangan niya ng pera o hindi. Nang pulutin iyon at buklatin ay 500 nga. Napaisip siya kung paano iyon napunta sa bag hanggang sa maalala si Saki. Napangiti siya nang maalala ito. Hindi niya alam kung bakit napunta ang pera sa bag pero tila dininig ng Diyos ang hinaing niya. Agad na lumabas at humarap sa kapatid na noon ay nasa mesa at may ginagawang assignment. "Pumili ka ng isang balot na tuyo at itlog. Ulam natin bukas para mabaryahan ito," saad sa kapatid sabay lapag ng 500 sa mesa. Tila may bumbilyang umilaw sa mukha ng kapatid. "Salamat ng marami, ate," agad natura nito. "Basta mag-aral kang mabuti," aniya rito. "Hey man," ang masayang tinig ni Travis. Nasa paborito nitong pub sila upang magkamustahan. Weekend iyon at wala siyang trabaho. "Oh, nasaan sina Tristan at Zion?" tanong rito. "Busy sa pagiging undercover boss. Masyadong seryoso si Zion." "Well, sa bagay, milyon-milyon ba naman ang mawawala sa'yo, edi talagang magseryoso ka," sabad ni Travis. "So, musta naman ang pagiging plumber boy mo?" Tumawa siya. "Plumber boy? Sa edad kong ito?" Susog sa kaibigan. Tumawa rin ito.
Well, masaya. Hep, hep. Ano ito? Walang hinintayan? Maingay na turan ni Tristan kasunod nito si Sion na mukhang pinagsakan ng milyon ang mukha. Anyari sa'yo, Dod? Agad na tanong ni Sion. Tumawa ng malakas si Tristan. Nakipaghabulan sa babae, Dod. Natalo pa nito. Tawang-tawa si Tristan. Napatawa rin sila. Grabe, napaka-supportive nyo talaga, no? Tila nagtatampong turan ni Sion. Eh, bakit mo kasi hinahabol, Dod? Dapat nilambing mo agad. Banat naman ni Travis. Bakit ikaw ba? Musta ang paghanap mo ng naulirang empleyado mo? Sabad naman ni Sion kay Travis. I'm getting there, man. Masayang tura nito na tila cool na cool. Ikaw naman, Dude. Musta ang iyong Princess Charming o Cinderella? Tura ni Tristan. Doon ay hindi napigilang ikwento sa mga ito ang naging inkwentro nila ng ex ni Giselle. What? Gilalas ng tatlo nang marinig ang kwento niya. Hinayaan mong ganun-ganunin ka ng lalaking iyon? Ani ni Travis. Ayaw kong gumawa ng gulo sa lugar nila, Giselle, at nakakasiguro naman akong hindi na yon babalikan ni Giselle. Hanip, alam na ang pangalan, biro ni Sion. Yeah, mukhang siya na ang hinahanap ko, turan sa mga ito. Whoa, mukhang in love na talaga ang ating kaibigan, turan ni Travis. Hindi niya maiwasang mapangiti nang malala ang mga experience sa ilang araw na nakasama si Giselle. Mga experience na unang nagawa kasama ito. Awat muna mga kaibigan, dyan po muna magtatapos ang ating chapter 9. Abangan po natin ang susunod na bahagi ng kwento sa buhay ni Zack. Ano naman kaya ang mangyayari kapag nalaman ni Giselle na ang nagmamayari pala ng hotel na kanyang pinapasukan ay si Zack? Excited na ba kayo guys? Huwag bibitiw! Huwag po kalimutang mag-subscribe, like and share! Ciao mga kapatid!